Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, mag-unbox tayo ng ating order from Shopee guys. So, mayroon tayo guys in order sa Shopee na oh no! Pldthomeprepaid WiFi guys. So, i-unbox natin siya guys. And then after kong ma-review or mabuksan tong ano guys, yung pack, ating orders. So, yung link po guys, ilalagay natin sa baba ng aking YouTube channel. So, bubuksan na natin guys yung ating in order. So, kung sa packaging naman guys, okay naman sa yung packaging na based sa aking observation. So, okay naman siya guys. So, medyo maganda lang yung pagkaka-packaging. Then, yan. Meron din siyang, ano guys. Mayroon siyang, yan. Tawag na ito, yung parang bubble wrap, no? So, buksan na natin siya guys. Medyo baba mataas yung ating camera. So yun guys. Ay, wala. So yun guys. Yeah. So ito guys yung ating in order. So pinabilis na wifi speed for the family. So ito guys. Yan. So ito daw ya, ito guys yung pinaka latest na Pldt home prepaid wifi guys. According sa aking nabasa doon sa ano nila sa Shopee guys, yung sa website ng kung saan siya in order. So pinaka maganda itong Boosteven R921 guys. So Boosteven R921 guys, okay. So yan guys yung lagayan niya. So ang ganda ng kanyang lagayan. So safe naman yung ating Pldt ng prepaid wifi. So na natin guys kung ano yung laman. So ito pala guys yung pinakalaman niya. Yan. So titingnan natin guys kung ano pa yung mga kasama nito. So yan. So dito guys sa part na to, dito makikita yung yung external, yung paglalagay ng external antenna guys. So tingnan natin siya guys. So yan. So ito yung kagandahan guys ng Boosteven R291 kasi guys mayroon siyang external na antenna. Yan. So dalawa siya guys. Okay. So yung antenna guys dito hindi naman kasama, baka maghanap kayo ng antenna. So wala siyang antenna kasama pa. Okay. Then dito yung mga cable guys, USB type. Dito ilalagay yung mga cable papunta doon sa computer mo or desktop mo guys. Dito din ilalagay yung kung magcha-charge ka guys, eto siya. Then dito sa part na to guys, may button siya na turn off, turn on. Dito guys. Dito din sa part na to guys, kung tayo ay gusto natin i-reset yung ating modem. Yan. Dito siya. Okay. Dito rin sa ilalim guys, sa ilalim, dito nakalagay yung SIM card. Yan. So, open line na siya guys. For example, hindi malakas yung ating signal sa area mo. So, for example, hindi malakas yung signal mo guys ng smart, pwede mo siyang palitan na
ibang SIM card like Globe. So dito sa area namin guys, mas malakas sa amin dito sa area namin is yung Smart. Kaya Smart yung ano natin, Smart yung nakalagay na dito. So, kung mabagal sa area nyo guys, pwede naman sa palitan ng SIM card. So buksan natin guys, ipakita natin yung SIM card. Saan makikita yung lagay ng SIM card dito. Yan. Ito yun guys, yung lagay ng SIM card niya. So, for in case hindi malakas yung signal niya sa area niyo guys, pwede siyang palitan. Okay? So, ibalik natin siya guys. So, nandito na siya yung SIM card kasi guys, nakalagay na dito sa loob. Okay. Then dito guys, dito sa picture na to, dito yung guys yung pag sinaksak mo o naka-turn on, ito yung ilaw, mag-iilaw siya guys dito. Then dito sa part na to guys, kapag yung SIM card mo o yung modem mo naka-red, ibig sabihin hindi pa siya wala pa siyang signal guys. So wag, kapag nag-white na siya guys, ibig sabihin mayroon na siyang signal. So dito makikita kung yung signal mo guys, kung ilang bar. Ito yung magkukulay green siya guys. Dito naman yung white. Okay? So kapag napansin niyo guys na nagbi-blink ng white yung ano nito. Ang ibig sabihin niyan guys, medyo hindi gaano kalakasan yung signal mo kaya medyo nagbi-blink ng white. Pero kung nag-stay siya ng white lang sa guys, yung ilaw, ibig sabihin guys, mas malakas yung signal na nasasagap ng ating modem. Okay? So ano pa nga ba yung mga kasama ng ating Pldt Home Prepaid WiFi guys? Okay? So ito guys, meron siyang cable. Ito yung sinasabi kong cable guys, na maaari natin gamitin dito. So ilalagay natin siya dito guys. Yan. Kung mayroon tayong desktop at gusto natin i-connect dito sa ating modem, yan. Yan yung direct na dito guys na iaano natin. Okay? So mayroon din siyang kasama guys na charger. Yan. So may kasamang charger siya guys. Then mayroon siyang tawag na ito. Meron siya guys brochure kung paano gamitin. Okay? Or meron siyang manual. So ito yung manual guys. Yan. So may mga instruction dito guys na maaari nyong sundan kung paano mag-install or magkabit ng Pldt Bro Home WiFi. Yan. Then, meron din siyang guys na warranty certificate nandito sa loob ng ating box. Okay? So, mamaya guys, ipetest natin siya. So, ipapakita natin ito guys kung paano, kung gagana nga ba yung ating Pldt Home Prepaid WiFi guys. So, yun guys. So ipapakita ko mamaya guys kung at yung kung ito ay gagana. Okay? So i-test natin siya guys. So kung gusto niyo pala guys mag-order ng ganitong klase ng Pldt Home Prepaid WiFi guys, i-click lamang yung link guys na nasa baba na ilalagay ko para makapag-order kayo guys. So yan. So, maraming sa Shopee guys na pwedeng pag-order lang, pero mas maganda pa rin kapag nag-order tayo ng ganitong klase WiFi, kailangan is yung tested, yung na-test na, may mga proof na gumagana nga yung ating Pldt. Para mas okay yung ating
ma-orderan na guys ng ganitong Pldt. So mamaya guys, iaano natin yung pinaka test nito. Kukunin lang natin yung ating yung extension wire para makapag-test tayo guys.